And so, the Son of God was afflicted. And we were comforted. He was rejected. We were accepted. He was bruised. We were healed. He was separated. We were reunited. He was condemned. And we were pardoned. Judas betrayed him. Soldiers arrested him. Crowds cursed and mocked him. They crucified him. Peter denied him. His friends deserted him. So Santo mula sa Juan, Kabanatang 18 at 19. Ang pagdakip kay Jesus. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng batis ng Kidron at pumasok sa isang halamanan doon.
Alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Isinama roon ni Judas ang ilang mga bantay sa templo at isang pangkat na mga kawal Romano na padala ng mga punong pari at mga pariseyo. May dala silang mga lampara, mga sulo at mga sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret." At sinabi niya, "Ako iyon." Si Judas na nagkanulo sa kanya ay kaharap nila noon. Nang sabihin ni Jesus na ako iyon, napaurong sila at bumagsak sa lupa. Muli niyang itinanong, "Sino ba ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret." Sagot nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyong ako iyon. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito." Sa gayon, natupad ang kanyang sinabi. "Ama, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanang tainga nito. Ang pangalan ng alipin ay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ibalik mo sa lalagyan ang iyong tabak. Sa palagay mo ba'y hindi ko iinuman ang kopa ng pagdurusa na ibinigay sa akin ng Ama?" Dinakit nga si Jesus at iginapos ng mga bantay na Hudyo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Si Jesus sa harapan ni Anas. Siya'y dinala muna kay Anas na biyanan ni Caiphas, ang pinakapunong pari ng taong yun. Si Caiphas ay nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na makakabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay para sa bayan. Ikinaila ni Pedro si Jesus. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Ang alagad na ito ay kilala ng pinakapunong pari, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong pari. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan, kaya lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong pari. Kinausap ang utusang babae na nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng babae, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng kaangian?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagsiga ng uling ang mga utusan at ang mga bantay, at nagumpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo sa kanila si Pedro, tumayo roon at nagpainit din. Tinanong si Jesus sa harapan ng pinakapunong pari. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla, at lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito, isinampal siya ng isa sa mga bantay na naroroon. "Ganyan ba ang pagsagot sa pinunong pari?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Kung may sinabi akong masama, patunayan mo. Ngunit kung tama ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Matapos ito, si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong pari. Muling ikinaila ni Pedro si Jesus. Habang nagaganap ito, si Simon Pedro ay nakatayo at nagpapainit pa rin sa tabi ng apoy. Siya'y tinanong ng mga naroon, "Hindi ba talaga kayo ng tao yan?" Ipinagkaila ito ni Pedro. "Hindi," sagot niya. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari at kamag-anak ng lalaking na tagpasan niya ng tainga. "Hindi ba nakita kitang kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling ikinaila ito ni Pedro at agad na tumilaok ang manok. Dinala si Jesus kay Pilato. Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo ng gobernador mula sa bahay ni Caiphas. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag na maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, "Anong paratang nyo laban sa taong ito?
Sila'y sumagot, "Hindi po namin siya dadalhin sa inyo, hindi siya gumawa ng masama." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kayo nang bahala sa kanya. Patutulan niyo siya ayon sa inyong batas." Subalit sumagot ang mga Hudyo, "Hindi na kayo itulutan sa aming mamato ng kamatayan kaniluman." Sa gayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipahiwatig niya kung anong paraan siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Galing ba sa sarili mo ang tanong na iyan? O may nagsabi sa iyo tungkol sa akin?" Tugon ni Pilato, "Sa tingin mo ba'y Hudyo ako? Ang kakubayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano bang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, pinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian." "Eh kung ganoon, isa ka ng hari?" sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Ito na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." "Ano ba talaga ang katotohanan?" tanong ni Pilato. Hinatulang mamatay si Jesus. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, "Wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat ako magpalaya ng isang binanggo sa pista ng Pasko. Ibibigay ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" "Hindi!" sigaw nila. "Hindi siya! Hindi si Barabas!" Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube. Lumapit sila sa kanya at sinabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" At kanilang pinagsasampal si Jesus. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, "Iaharap ko siya sa inyo upang malaman niyo na wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya." At lumabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Pagmasdan ninyo ang taong ito." Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan, "Ipako siya sa krus! Ipako sa krus!" Sinabi ni Pilato, "Kayo ang bahala sa kanya at magpako sa kanya sa krus, dahil wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya." Sumagot ang mga Hudyo, "Mayroon kaming batas ay hindi ko inalalapat siyang mamatay, sabagat sinasabi niyang siya'y anak ng Diyos." Nang marinig ni Pilato ang sinabi nila, lalo siyang natakot. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, "Teka lang, igasaan ka ba?" Subalit hindi tumugon si Jesus. Muling nagtanong si Pilato, "Ayaw mong magsalita sa akin, ha? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan ako palayain ka o ipako sa krus?" Sumagot si Jesus, "Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi yan ibinigay sa iyo mula sa langit. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito sa harapan mo." Nang marinig ito ni Pilato, naganap siya ng paraan upang palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ng mga Hudyo, "Kapag pinalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sino mga nagsasabing siya'y hari ay kalaban ng emperador." Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya'y umupo sa upuan ng hukom na nasa dakong tinatawag na plataforma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ang paghahanda sa Paskwa at mag-aalas 12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sumigaw sila, "Patayin siya! Patayin! Bako sa krus! Papako ko ba sa krus ang inyong hari?" Tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari, "Wala kaming hari, kundi ang emperador." Kaya't ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya'y ipako sa krus.
ipinako si Jesus sa krus. Kinuha nga nila si Jesus. Inilabas siyang pasa ng kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Doon ay ipinako siya sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Gumawa si Pilato ng isang karatula at inilagay sa krus. Ganito ang nakasulat, "Si Jesus na taga Nazareth, ang hari ng mga Hudyo." Nakasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong pari kay Pilato, "Huwag ninyong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng tao ito, ako ang hari ng mga Hudyo." Ngunit sumagot si Pilato, "Ang naisulat ko'y naisulat ko na." Nang si Jesus ay maipako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hati sa apat na bahagi, isa sa bawat kawal. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaya't nag-usap-usap ang mga kawal. "Huwag natin punuin ito. Magpalabunutan tayo para malaman kung kanino ito mapupunta." Sa gayon, natupad ang isinasaad ng kasulatan. "Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at para sa aking damit sila'y nagpalabunutan." Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira na ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ang pagkamatay ni Jesus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Naganap na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sinaksak ng sibat ang tagiliran ni Jesus. Noo'y araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinako kasama ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kaniyang mga binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad lumabas doon ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatutuo upang kayo rin ay maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Dati ay inilihim ni Jose na siya ay isang alagad ni Jesus dahil sa takot niya sa mga pinuno ng mga Hudyo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo na noong una ay sa gabi nagsadya kay Jesus. May dala itong pabango, mga 30 kilong pinaghalong nira at alo. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan. At dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan.
Dahil noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga at dahil malapit ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. So love the world, God so love the world that He gave His only begotten Son, that whoso God.